kaso. At dito pa yung mga ano, dito pa mga may na mga nag-rally din eh. So ayon ay lumalaban. Ayon ay lumalaban. Ang taong kapayan. Kami mula sa nakbayan ng Kumalit, Manila ay nakikisa. Nakbayan po mga BJ. At pakikita upang piguin ang nanonobalik na tiyan. Kaliwasan po din pasok po ito. Marcos at Duterte. So hindi po ako nakapagay. Napakaraming rasyon kung bakit hindi na ang pagkabalik ng mga Marcos at Duterte sa Malacanang. Sinisigaw na ng mga mamamayan ang mga dahilan. Ngunit, mas pinili pa rin maging bingi at bulag na kumilit. Nagilap ang mga vote buying, pandaraya, at mga disinformasyon at peking balita kumakalat di lang sa social media kundi mismo sa ating mga komunidad. Kaya, makikita talaga na planado ang kanilang pamumuno. Talagang atat na atat silang makupo at itong mga pakasitiko sa Malacanang. Kaya ngayon, ay mas lalong lalaya pa ang ating kalagayan hindi lang sa edukasyon, ekonomikal, at iba pa. Tubog na nga tayo sa utang na iiwan ni Duterte, tapos may isa pang Duterte na upo. Lintik na naman ang Pilipinas yan. Ilang trilyon ang pagbabayaran ng ating mga kababayan, mga manggagawa, pagsaka, mga kabataan, at mga maralitang lungsod. Tapos sila naman nakikinabang sa mga utang na yun, sa mga pera na yun, samantalang tayo hindi magkaroon na magkanda ang gagawin kung paano tayo mauboy sa mga susunod pang mga araw. Sa katunayan nga, tumayas ng ilang porsyento ang kontribusyon na kailangan ibigay sa PhilHealth. Tapos ang tugon doon ng Remeng Duterte, dagdagan ng 33 pesos ang mga sahod ng ating mga manggagawa dito lang sa FCR. PhilHealth, isang ahensya na puno ng mga korupsyon, puno ng mga maginagal. Sila ang mga dapat na panagutin sa mga katuro, sa mga kamalakihan nilang ginagawa lalo na sa ating mga manggagawa. Kaya, ayun, umo, dinagdagan nga ng 33 pesos ang sweldo ng ating manggagawa. Pero wala pa rin epekto kasi tuloy pa rin nagtataas sa mga presyo ng bilihin ng lakis. Kaya mananatili pa rin ang kagutuman at hindi pa rin matatapos dahil nandiyan pa rin ang pinakaugat na kahirapan ng mga manggagawa, ang kontraktualisasyon. Kaya ngayong upo na si Marcos, asahan natin ang hindi makamanggagawa na kanyang remen. Dahil malamang ang pagsisisihan lamang niya ay ang interes nila ang mga nagaharing uri at iba pa. Hindi bago sa mga Marcos ang pakikibaka ng mga manggagawa laban sa kanila. Noong 1975, ilang taon pa lamang walang ideklara ng pasistang diktador na si Marcos ang martial law ay naganap ang La Tondeña Strike. Isang malaking pagkilos ng mga manggagawa na pinamunuan ng kaisahan ng malayang manggagawa ng La Tondeña Incorporation. Dito rin nagsimula ang chat na sobra na at tama na away ka na. Na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin dahil hanggang ngayon ay wala naman nagbago. Ginigipit pa rin ang ating manggagawa. Kaya anong tugon ng diktador na si Marcos dito noon? Siyempre karasan, yun lang naman ang alam nila. At gipitin at supilin ang mga taong bayan na pinaglaban ng kanilang kapatan patungo sa maayos na pamumuhay. Kaya ngayon ay higit na makakuluhan ang ating pagtindig dahil hindi lang ito tungkol sa eleksyon. Bumitindig tayo hindi lamang para sa mga nanunumbalik na diktador, sinungaling, pagkalaraw at pasista. Lalo tayong tuwitindig upang buhay ng diwang makikibaka ng kabataan upang buksain ang malawig na dilim na sumisira sa ating kinabukasan. Makibaka! Para sa kumasang demokrasya! Uring magagawa! Upang mapagpalaya! Uring magagawa! Imperialismo! Ibagsa! Pro-katakapitalismo! Ibagsa! Journalismo! Ibagsa! Duterte mismo! Babagsa! Marcos Duterte! Parehong tuta, diktador fascista! Marcos Duterte, unang pinag-iba! Parehong tuta, diktador fascista! Para sa pagturo ng ating paglaban, naririto mula sa nakbawa.
kabukasan. Ngunit saksi ang bawat isa sa atin sa naging pandaraya ng isa pang Ferdinand Marcos na nais bumalik sa Malacanang upang muling magnakaw ng kaban, na galing sa bulsa ng mamamayang Pilipino at ipagpatuloy ang ligasiya ng kanyang ama na pasisat, mamamatay tao at tuta ng imperialistang US. Patunay ito na kailanmay hindi magiging malinis at hindi magiging tunay na nasa kamay ng mamamayan ang desisyon sa pagluklok ng presidente kung sino ang tunay na matataguyod ng interes ng mamamayang Pilipino. Dahil sa umiigting na pagkontrol ng imperialistang US at China, umiigting din ang pagpapanatili nila sa bulok na sistema na sila lang ang may ganansya. Kaya ganoon na lamang ang kanilang pagbubuhos lakas upang tugisin at patahimikin ang mga kritiko, higit lalo ng ang mga kabataan. Kita-kita ang manifestasyon nito matapos ilabas ang hindi opisyal na resulta na si Marcos ang naunguna, lantaran ng intimidasyon sa pagpapakalat ng mga fake news, ng mga disinformasyon upang sukilin ang mga serye ng mga kilos protesta na sa apoy ay pagtapak sa karapatang pantao na kalayaan natin sa pagpapahayag, ika ng isang media na victim ng martial law. Kawawa ang henerasyong ito at mararanasan ulit natin ang dinanas natin noong martial law. Pero hindi tayo papayag na manumbalik ang dilim na yumurak at gumaslang sa mamamayang Pilipino. Kaya hamon ito sa lahat ng mga kabataang estudyante, kabataang manggagawa at iba pang mga pingsektor na tumindig hindi para sa ating mga sinuportahang mga kandidato, kundi para sa ating mga kinabukasan kasama ang malawak na hanay ng masang anak pawis. Umpisa pa lang ito ng ating laban, kaya ating tuktin ang ating tungkulin na magtungo sa lansangan sa paligid ng ating mga tahanan, paligid ng ating mga paharalan upang magmulat, mag-organisa at magpakilos malawakin ang ating anay at tumindig sa diktadurya ng Marcos. Ating ipagpatuloy ang militanteng diwa ng kabataang tumitindig para sa paghuhugi ng pagkamit sa pambansang demokrasya na sinimula ng katipunan at ng kabataang makabayan. Maghihintay pa tayong muli ng 6 na taon o higit pa para lamang sa huwag na pagbabago? Yes! Kaya kabataan, sumabi sa mga pangmasang organisasyon at gamitin natin ang ating boses upang tunay na pagsilbihan ang ating bayan, pagsilbihan ang mamamayan, ipagtagumpay ang pambansa demokratikong pangyibakang masa, tutunan ang paghahasik muli ng lagim ng tambalang Marcos Duterte. Never again! Never again! Never again to martial law! Kapatang mga kabahayan! Lumalaban! Ang kapatang lumalaban! Lumalaban! Yan po mga hinihiyak po nila mga... Mahiyak ako! Huwag matakot! Mahibaka! Para sa pagtatapos na ating programa, sinatawagan po natin ang pampansang tagapangulo ng anak bayan, Jean Mereta. Ang kabataang lumalaban! Makabayan! Ang kabataang makabayan! Lumalaban! Makipaka! Huwag matakot! Makipaka! Ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan! Lumalakas! Lumalaban! Anak bayan! Isang taska mong pagpapugay! Ang iniaalay ng anak bayan! Sa lahat ng mga barangay, membro at iba pang organisasyon na tumugon sa ating panawagan na bumalik sa lansangan upang itakwil ang tambalang Marcos at Duterte. Mga kasama, nasa gitna tayo ng madilim na yugto ng kasaysayan ng lipunang Pilipino. Muling nakonsolida ng mga Marcos at Duterte ang kanilang kapangyarihan gamit ang malawakang disinformasyon, pagbabalok
pangdayaan. Ginamit nila ang lahat ng kanilang tinambong mula sa kaban ng bayan at ang kanilang mga rekursong nakuha gamit ang rehimeng Duterte upang mandaya sa eleksyon. Mga kasama, sa 23 taon ng anak bayan, nangako ang mga militanteng kabataan na lalabanan ang lahat ng mga anti-mamamayang polisiya ng anumang rehimen ang tumaan sa ating gobyerno. Mula sa pagkakatatag ng anak bayan hanggang sa kasalukuyan, namamanata tayong tatanggalin at ipapabagsak ang imperialismo, kapitalismo at burokrata kapitalismo na siyang salot sa lipunan, na siyang nagpapahirap at nagsasamantala sa mamamayang Pilipino. Kaya ipinapangako natin ngayong araw, ipinapangako ng anak bayan, ng mga kabataan, patuloy na hindi kami titigil hanggang din natin nasisingil ang buhay na pinatay ng rehimeng Marcos at Duterte, ang yaman na tinambong sa kabandang bayan. Mga kasama, sa muling pagkamanik nila Marcos at Duterte, alam natin na walang tunay na kalayaan at kalamatan na matatamasa ang mga bayang Pilipino. Walang kinabukasan ang mga kabataang Pilipino sa isang administrasyon kung saan ang lider ay mga magnanakaw at mamamatay taong katulad nila Marcos at Duterte. Kaya bilang isang simbolo ng ating pagkakaisa, bilang simbolo ng ating digma laban sa mga magnanakaw at mangdarampong at mamamatay tao, inaanyayahan ko lahat ng mga membro ng anak bayan na itaas ang ating kaliwang kabo. Para tayo makapagsalita. So ayan po, marami po mga pulis nakaabang po dyan. Ha? Marami po mga pulis. Ha? At doon, marami doon. Tapos doon, marami pa po doon. Ando po, marami sila doon. Nagano. Marami po mga pulis na pinabayaan na lang po sila din dahil kunti lang po yan. Siguro mga ilan lang ito. Wala pa tayo kung 100 eh. So kaya pinabayaan na lang po sila yung mga pulis na doon na nakakampay. So siguro lalapit lang yung mga pulis yan. Kasi lang kita lalapit marami sila. Sa akin po wala namin dito. Kunti lang po. Mga kabataan, mga bayan po ito. Magpapahayag lang po sila ng dami-dami po nila. Pakinggan po natin yung ano nila. Pakinggan po natin. At pagtibakan ng buong sana. Naninindigan ako. At yung mayakap. Sa saligang batas. Mga prinsipyo. At simulayin ng anak bayan. At simulayin ng anak bayan. Sumusumpa akong ipatutupad. Ang pangkalahatang tungkulin. At programa nito. Sa lahat ng pagkakataon. Tatakuyin ko ang lahat. Papantayin ko ang aking sarili. Bilang aktivista para sa bata. Magsaga akong mag-aaral ng lipunang Pilipino. Itataguyod ko ang simpleng pamumuhay at pagpusang pagtibaka. Oh!